ako. Sige na, isa lang. Sige na. Wala na akong tanggihan, nakakaya sa kasama ko. Please, isa lang. Isa lang, tapos uuwi na. Oo, minsan lang naman. Sige na. Sige. Yan. Yan. Medyo mataas to, ha? Isa lang naman eh, di ba? So. Ay. Okay. Kumusta? Taas dito, ha? Hindi ko kaya na isahan to, kuya. Hindi ko magmamadali. Hindi kita. Hindi. Pero dahil isa lang naman. CR dito? Dito, kaso barado. Gusto mo samahan kita sa isang CR? Okay. Okay ka lang? Okay, okay. Tara. Tara. Oh. Okay lang? Kaya? Sorry. Okay. Na. Uuwi na nga ako. Sige na. Wala na ako pandiyan. Nakakaya sa kasama ko. Isa lang, tapos uuwi na ako. Minsan lang naman. Ano bang problema mo? Kuya, yung
Yung ginawa mo sa akin sa party, hindi ko nagustuhan yun. Sira ulo ka pala eh. Ikaw pa nga ito nagaya, di ba? Inila mo ako sa kwarto, nagubad ka. Tapos sinaligan mo ako. Ha? Eh, bakit ako nagkaroon na pasa? Tira mo! Tira mo! Bakit ako nagpasa? Bakit? Bakit ako nagkaroon na sugat? Aba, malay ko. Malay ko kung gawa-gawa mo lang din yan. Hindi totoo yan! Hindi naman ako pa one night stand lang na babae eh. Iniingat ako yung puri ko, kuya. Krizzia, ginusto mo yung nangyari sa atin. Nagulat nga ako kasi akala ko wala kang experience, pero... magaling ka rin pala eh. Kapal na mukha mo! Nirape mo ako! Minigay ka sa drink ko eh! Tapos, nilala mo ako sa CR! Nilala mo ako sa bed! Nirape mo ako! 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 Walang iya ka! Kuya! Kuya! Patuloy na itinanggi ni Dave ang nangyari. Pinagpilitan pa niya na si Krizzia ang may gusto, kaya may namagitan sa kanila. Sinisi niya ang kanyang sarili hanggang sa dumanas na siya ng matinding depresyon. Krizzia, ginusto mo yung nangyari sa atin. Nagulat nga ako kasi akala ko wala kang experience, pero magaling ka rin pala eh. Pakamatay ka na, Krizzia. Walang maniniwala sa'yo dahil malandi ka talaga. Not eating for 3 days. You need to eat. Do you wanna die here? May I just request for a Bible? Okay, I'll see what I can do. Habang siya ay nakakulong, mas lalong naging malapit sa Diyos si Krizzia. Napagtanto niya na kailangan niya ring patawarin ang kanyang sarili. Nagsimula na rin siyang magturo ng mga salita ng Diyos sa mga nakasama niya sa kulungan. Hanggang sa... Naalala ko nung bata pa ako, lagi ako sumasama kay Mami at Daddy sa mga Bible study. Wala akong absent nun. Pero nagdalaga ako. Nagrebelde ako. Nakalimutan ko na ang Diyos. Ito ako. Ako yung biktima, pero ako yung nakakulong. Buti nilang nagbukas ulit ang aking isipan na magbalik loob sa Diyos at ibahagi yung kanyang mga salita sa'yo. Paano ako? Eh, gaya mo, nakulong din ako ng walang kasalanan. Unfair ginawa ng Diyos sa buhay ko. Sabi nga ng lingkod ni Job, pagpapala lang bang tatanggapin natin at hindi mga pagsubok? Tandaan natin, makatuwiran ng Diyos. Akala kasi ng tao pinapahirapan tayo ng Diyos. Limitado lang kasi yung nakikita natin. Pero siya, hanggang sa dulo ng ating mga buhay, tanaw niya. Kaya wala tayong dapat ibang gawin kundi magtiwala na lahat na nangyayari sa atin ay para sa kabubuti natin.